po mga ka-Greeny, saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Afternoon po ngayon. At ayan po ang aking mga succulent. Medyo makulimlim, pero kanina mainit. Ngayon, bumaba ang araw. Ayun po yung aking mga moon cactus. Hindi ko pa rin po sila naalis sa pwesto na yan. Dahil aayusin ko pa po dyan. Dyan ko po sila ilalagay. Para lahat po ng cactus ko ay magkakasama po sila sa isang hilera pa ganyan. Pero dahil cactus din po sila, old ko na yan. Gagawin ko dyan, ililipat ko sila, dito ko po sila ilalagay. Dyan sa ilalim ko na yan. Kasi wala na po akong house plant dyan. Ornamental plants, wala na po. Succulent na rin po ang nandyan sa ilalim ng plantra ko na yan. Okay naman po sila dyan, yung mga old ko. Kasi pulsan dyan, old na sila kaya na po nila yon. Ang pinanggalingan naman po ng mga old cactus ko na yan, doon dati sa nasa taas sila, sa pinakamataas silang layer, mainit doon kaya po nila. Ngayon, bago ako mag-proceed sa aking seeds na successfully, magtanggal muna uli ako ng seeds ko ng aking mellow cactus. Ito yung red. Ito yung orange. Ang sisipag po nila mag-produce ng seeds. Ayan po oh. Halos araw-araw po merong seeds. Kaya, thank you so much. Ito po yung shaded area ko. Kung saan ko po nilalagay yung bago kong ripat, yung mga succulent, mga propagation po, mga cuttings po, mga seeds na hindi po pwedeng mapaarawan. Dito ko po sila nilalagay. Ito po yung area na yun. Wala po yan araw. Malawak po yan dyan. Ayan po yung table ko. Kahit ilan po ang ilagay ko, kasya po dito kasi malawak po yan hanggang dito po. Ito po yung mga pre-propagate ko kahapon na zebra. Ayan po sila kasi hindi ko po pinapaarawan ang mga bagong propagate ko. Dahil maganda naman po dito. Ayan, maliwanag. Napipiltiran po sila ng init. So, ito yung mga germinate ko na seeds. Ayan po yung ginamit ko. Kumuha lang po ako ng plain na container na bilog or yung mga mineral water, pinutol ko pagkatapos. Ayan po yung ginamit ko kasi marami po ako niyan. Meron din akong ginamit na cups. Ayan po yung cups. Ito cups. Ayan cups. Pero pwede nyo pong gamitin yung mga plastic container na may takip. Kung meron kayo at kung gusto nyo naman pong bumili, pwede din po yon. Ako po kasi, meron na akong mga ganyan sa kitchen ko, kaya ayan na lang po yung ginamit ko. So, nasilip ko na kahapon yung ilan dyan, at nakita ko na meron na po silang mga tubo. Yon. Kaya ngayon, ang gagawin ko po ay ipapakita ko po sa inyo yung successful propagation ko by seeds ng mellow cactus. Ito sa pagkakaalam ko ay orange talaga at ito yung red kasi wala akong plastic na red. Isa lang ito oh. Pero itong dalawa na yan, ito po, bago pa lang yan. Weeks pa lang kaya hindi ko na siya bubuksan. Ito lang po muna yung bubuksan ko, yung tatlo na yan, kasi 2 weeks na yan. At nasilip ko na meron siyang mga tubo na. So, unahin ko itong red. Kasi yung orange, as is yung ano niya, plastic niya, orange. Ito yung red ko. At nakakatuwa. Kasi, siya po yung may pinakamadami. Ayan po, oh. Nakita nyo po yung maliliit na yan.
na color green. Ayan po ang offset niya. Ayan po yung pinaka tubo po niya. Ang dami po, ayusin po natin kasi kailangan daw yung roots niya nasa lupa daw talaga nakabaon. Yung iba kasi nakabaliktad. Nakaangat yung ano niya, ugat niya. Nakakatuwa kasi after 2 weeks, ganito na po yung nangyari. Ayan o. Ang dami po. Estimate ko po nasa 20 pieces siya. More. Kasi dito pa lang, madami na eh. Ayan o. Tsaka pahaba siya. At color green. Yung seeds na tinanggal ko, nilapag ko lang po siya. Pagkatapos, parang binaunan ko lang ng konti. Parang ginanon ko lang ng konti ng lupa. Kasi kailangan po siya matakpan. Ayan na po ang nangyari sa kanya. So, parang okay naman po yung mga iba. Ayan. Ang dami po. Ayan o. Kakatuwa po ang dami. So, magkakaroon na ako ng mga mas maraming mellow cactus. Abangan na lang po natin yung paglaki niya. Hindi ko muna siya aalisin dyan. Ganyan muna po siya. Dyan muna siya. Hanggat hindi pa po siya medyo lumaki. Kasi kailangan po siyang lumaki at least 1 inches. Ito kasi parang kasing size pa siya ng munggo or mas malaki pa yung munggo na size. Siguro yung nunal natin, yung mole, ganun pa lang siya kalaki. Kaya kailangan muna siya na nandyan. Tsaka ko na lang siya tatanggalin kapag medyo nag-inch na siya. Next naman ay ito. Tingnan natin kung malalampasan nito yung dami niyan. Ito kasi hindi ko pa siya nasilip. Ito lang yung nasilip ko. Orange. Pero sa pagkakaalam ko kasi, mas marami po yung seeds ng red nung una akong nag-harvest. Konti lang po yung orange. Wow! Okay. Meron din po. Ayan. Pero, hindi po siya kasing dami ng red. Ayusin lang po natin. Kasi may nakabaliktad. Ayan o. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede na po. Naka-8 ako sa color orange. Pero ang dami nung ano o. Color red. Ang dami niyo o. Okay na to. Antayin ko lang po siya medyo lumaki uli para mailipat po natin sa ibang pot. 2 inches na pot ang aking gagamitin pag medyo lumaki na sila. Pero dahil ganyan pa sila kaliliit, dito muna sila sa plastic na ito na nakatakip. Takpan po muna natin. Another weeks, baka lumaki na sila. Or months. Para malipat natin sila sa kanya-kanya nilang pad. Ito rin. Isara ko rin ito. Next, tingin tayo dito. Ito kasi, pero nauna itong dalawa. Ito kasi, ano siya? Medyo bago-bago. Magto 2 weeks pa lang po. May iba po mabilis po tubuan. Sa akin, hindi masyado. Medyo mabagal. Ah, okay po. Sige, tingnan natin. Yung ito, meron. Yung ito po, meron. Wow, nakakatuwa. Meron talaga. Hindi lang masyadong kita. Pero, meron po siya. Ano ko lang. Ayan, no. 1, 2, 3, 4. 4 po. Ang liit kasi sobra. Ganito po siya kaliit. O, papakita ko sa inyo. Ayan o.
Ayan po, sobrang liit. Balik ko na po kasi naiistorbo sila. Ah, lima pala. Ayun o, nakabaliktad yung isa. Ayan, kailangan po kasi nakabaon sa ano, sa lupa yung roots nila. Ayan, okay na po. Lima dito, pero dito po sa dalawa, wala. Ayan o, wala pa. So, takpan ko lang sila. Antayin ko lang po yung another weeks na dumami sila at lumaki na itong dalawa na ito. Pero yun po, yung dalawa, wala pa po yun kasi bago pa lang, bagong lagay ko lang po siya. Mga nakarang araw ko lang po siya hinarvest. Pero ito, ayan po, itong tatlo na yan, okay na po sila. At meron akong ipapakita na bagong hinarvest ko nga, ayan. Paano ko ba yun ginagawa? Magpapakita lang po ako ng isa. Ayan, ito ano to? Red. Ganito po yung ginagawa ko. Wait lang po ah. So, meron lang po akong karton na malinis. Ayan po, kulay puti po siya. At meron po akong stick. Nasa inyo po kung lalagyan nyo pa siya na bulak or gumamit kayo ng cotton buds. Pero ako, ito po yung ginagamit ko. Kasi, napakasimple lang naman po ang ginagawa. Ayan, ito po yung kulay red. At ito lang pong gagawin nyo. Yung dulo niyan, bubutasin nyo lang po. Ayan o, butas na siya. At ilalabas nyo lang po. Ilalabas nyo lang po yung kanyang seeds. Ganyan. So, ganyan lang po kasimple. Ayun na po yun. May kasama siyang parang sticky. Ayan o, sipon-sipon. Kung papansinin nyo. So, kailangan matuyo po muna. Mga isang oras o dalawang oras, natutuyo na po yan. Pagtuyo na po, kailangan nyo na po agad ilagay doon. Mas okay po daw kasi na kapag natuyo siya agad, ilalagay nyo na po agad doon sa soil. May iba po, hindi po agad nila gine-germinate. Pero meron po akong kakilala na mas okay daw na kapag nagtanggal tayo ng seeds agad ng melo, ilalagay po agad sa soil na na-prepare ninyo. So ako, yun po yung aking ginagawa. Pag natuyo na po yan, yan makikita nyo naman po yan eh. Pag meron po kayong melo cactus, nakaka-relate po yung mga meron nun. Meron siyang sipon-sipon, ayan o, malagkit. Pagkatapos, pag natuyo na po yan, ayan, nilalagay ko na agad. So, ganyan lang po magpa-buhay or magpa-offset ng seeds ng melo cactus. Ayan po, magdadagdag pa ako ng isa. Ayan, lumalabas. Tinutula ko lang po siya ng stick. Ayan, ganyan. At ayan na. And that's it for today mga ka-greeny. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, cactus po, and succulent, please po, pa-share po ng aking video na ito. And pa-like na rin po. And don't forget to subscribe po. Ana Duran. At sa mga hindi pa po nakapalo ng aking FB account, yes po, follow po ninyo ako, Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greeny.